Lods, may radio tayo dito, KT 8900 Delta, which is gawang QYT siya. Bali, maraming namomroblema nito, Lodi. Mostly, ganito yung sakit ng QYT. Kung hindi finals, ay yung kanyang hindi pag-start up. Nagsisindi man siya, pero makikita mo lang, mahaninag mo lang dito sa may screen, parang sira yung backlight, pero meron naman siyang frequency. Pagka ganun na yung case niya, Lodi, ang nagiging problem na niya ay wala na siyang TX, wala na siyang RX. E, syempre, wala na ang response eh. Hindi na nagpa-function o hindi na nagwo-work yung kanyang CPU. Okay? Kaya ipapakita ko sa inyo, Lodi, bago natin umpisahan to, ipakita ko muna sa inyo kung ano yung tinutukoy ko dito na problema niya. Kung mapapansin nyo, Lodi, ay naglagay na tayo ng power cord dito at atin na siyang isisindi. Okay? So, wala siyang, ayun. Hindi na makikita, Lodi, yung, ayan o. Oh. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, Lodi, sa monitor nyo, o kaya sa cellphone nyo, ayan o. Oh. Pagka pinipihit ko yung kanyang rotary sa paglipatan ng channel, ay mapapansin nyo, medyo magbi-blink-blink ng konti. Mayroong feedback sa may LCD screen, kung minsan lumilinaw-linaw, pero wala siyang backlight. Hindi kagaya ng anong bago pa itong ganitong klaseng radio ay talagang may kulay yan. Pero ang napapansin ko na lang dito ay yung kanyang number. Hindi nyo na makikita dyan sa screen ninyo yung number kasi nga madilim na eh. Ayan. Pero ako nakikita ko sa mata. Ayan. Pero may reaction, Lodi, pagka pinipihit tong knobs o kaya kung magpipindot ka dito, may reaction yung LCD talaga. Talagang kumukurap-kurap siya at lumalabas din yung kanyang menu. Okay? Ngayon, Lods, gagawin natin to ng solusyon kung paano ba ang gagawin. Minsan sinasabi nila CPU, minsan sinasabi nila EEPROM, kasi nga wala na siyang anong tag dito, wala na siyang program, mga ganyan. Pero meron naman siyang program, actually mayroon naman. Ang problema nga lang, kulang yung supply na pumapasok dito. Kaya yun yung susolusyonan natin dito, Lodi, kung ano ba yung pamamaraan na gagawin natin dito para mag-boost yung supply dito sa harapan. Okay? So babaklasin natin tong radyo na to. Okay, Lods, ang una mong gagawin kung mayroon kang multi-tester, hayaan mo lang na nakasindi siya. Itong unit, hayaan mo lang na nakasaksak dito sa may kanyang power cord. Pero ingatan mo lang na magkaroon ka ng paggawa na magdidikit sa loob ng radyo. Kung gusto mo namang i-rektahin na magpalit ng pyesa, okay lang din. Basta siguraduhin mo lang na natapos mo tong video. Ganun ba yun? At pakishare din, Lods, sa mga kasama natin dyan para matutunan din nila yung pamamaraan na ganito. Kasi nga, talagang problema ng QYT yan. Okay? Bali, ang gagawin mo lang siya, Lodi, kung nakalagay ka na sa DCB, yung negative test rod mo, dito yan. Kahit sa ang parte ng radio mo ilagay, yung test rod, ito. Basta sa may ground. Ngayon, meron tayo dito nakikitang LA4225. Isa-isahin mo yung kanyang pin, Lodi. Mag-umpisa ka dito sa may positive na kulay. Andito yung pin naman. Dito. Okay. Check mo siya, ibultahe mo. Kung may pumapasok na bultahe. Ang nabasa ko dito, Lodi, ay wala. Dito rin sa kabila ay wala. Ayan, wala rin. Pero kung i-check mo naman yung bultahe, ay meron. Ayan o. May pumapasok na bultahe. Okay. Pero dito sa may mga pin ng pyesa na to, parts na to, ay wala. Kaya kailangan buhayin natin itong pyesa na to. Kailangan may mag-activate na voltahe dito, which is 8, 12, then 5 kung di ako nagkakamali. Tapos
Mayroon din dito, Lodi, yung 7805 na pyesa. Dito banda, i-check mo rin to kung may pumapasok. Ito siya. Pero sigurado na yun, Lodi, pagka walang supply yung tinutukoy ko kaninang pyesa, ito, kung walang supply ito, sigurado, damay din to. Pagka wala nang boltahe yung tinutukoy ko. Ngayon, papasukin na natin yung pyesa na papalitan natin para tuluyan ng umandar tong radyo na to. Okay? Kaya sana nga, Lodi, sa mga ginagawa nating mga DIY o basic repair, paki-share nyo naman para at least yung mga kasama natin dyan na may problema na ganito, eh, matutulan din naman nila. Ngayon magbabaklas tayo, ah. Maraming tornilyo to, Lodi, tsaka nangangailangan ka rin ng panghinang bago mo po siya. Tuluyang matanggal. Kasi maraming hinihinang dito, eh. Pero kung kaya mo namang hindi hinangin, ay okay lang. Mas mabuti yon. Pero hindi, eh. Kailangan mo talagang i-unsolder yung mga connection nito. Itong tinatanggal ko ay yung kanyang speaker. Okay. Kailangan mo ring tanggalin yung kanyang aerial antenna. Ito, para maihiwalay mo yung board. Kailangan mo rin tanggalin yung panel, Lodi. Ayan. Pero kung kaya mong hindi tanggalin tong kanyang front panel, ay okay lang din. Ayan, tanggalin mo yung flex. Ayan, yung lock ng flex. Ayan, o. Hugutin mo yung kanyang ribbon wire. Ingat-ingat lang. Para maiyangat mo tong board. Ayan, o. Naiyangat mo na yung kanyang board, Lodi. Ito, Lodi, yung sinasabi kong parts na kailangan nating palitan para mabuhay o mag-start up yung kanyang memory. Ito. Yan. Kailangan natin bunutin to para tumakbo o dumalo yung boltahe na kailangan para dito sa pyesa na to. Ito naman. Pagkasira kasi ito, Lodi, hindi magre-regulate ito. Kaya kailangan natin siyang bunutin. Wala akong idea, Lodi, kung bakit nasisira yan, pero pangkaraniwan sa QYT, sunog man yan o hindi, nababasted. May mga napapalitan na akong ganyan. Kung minsan sunog, kung minsan buo naman, pero pagka pinalitan mo, ay yun, gumagana na muli yung radyo at mapapakinabangan na siya. Ito, Lodi, yung ipapalit natin na panibago, which is ang nakalagay lang dito, naka-encode lang na pangalan niya ay BA tsaka RN. BA sa taas, RN sa baba.
Pero ang pwedeng pang-replace dito, kung magtatanong kayo, ay pwede siyang replacean ng TIP 42. Yun, pwedeng pamalit sa kanya. Okay. Pagkatapos nating mapalitan to Lodi, itong pyesa na tinutukoy ko kanina, na problema niya, ay pwede na tayong mag-voltage check kahit hindi nakalagay yung kanyang front panel. At i-check natin yung mga pin ng IC kanina na wala siyang function. Okay. Wala siyang response. Parang may problema pa. Kahit napalitan na natin yan, ay parang may problema pa rin tong isa na to. Tong IC niya. Subukan pa rin natin na bunutin to kung mayroon siyang shorted. At i-check natin. Okay? Try natin i-check Lodi, tong piyesa na to, kung mayroon siyang leak. Ang part number nito Lodi ay LA4225. Okay, nagka-leak na siya Lodi. Leak na siya itong piyesa na to. Dito sa kabila, kabilang pin ito ay okay pa naman. Pero dito, ayan, ay leak na. Bali nagsalubong na yung piyesa, bali natupok din siguro ito. Ayan, hindi pa naka-accurate yung ating multi-tester. Kaya pala mali-mali yung basa ko. Okay. Ayun, 0-0 na siya Lods. So, ayan o. 0-0 na talaga. Papalitan natin to. Isa pa nating papalitan to ay yung LA4225. Buti na lang at hindi umusok, hindi natin naibabad. Kasi nga sayang yung piyesa na nilagay natin dito. Pero kung sakali man mapalitan natin at ayaw nang sumindi uli o ay hindi natin mapasindi, yun nga lang yung problema niya talaga. Nagkaroon ng shorted na naman to at nasira uli yung nilagay natin. Pero sana nga hindi nasira yung nilagay natin na part. Okay? Bali, maglalagay tayo ng patungan ngayon dito para umayon din mamaya pagka nailagay natin sa may frame, aluminum frame niya. Nailagay na natin yung panibagong pyesa. Itong IC na to. Palamigan lang natin ng konti Lodi bago natin i-check sa voltahe. Bali, ito yung isang nabusted sa kanya Lodi na pyesa. Ayan. LA4225, bali shorted na to kanina nung binasa natin sa multi-tester. Tapos yung isa pa na nasira sa kanya ay itong isang transistor. Ito yon na bali sunog talaga siya. Ayan. Medyo hindi lang makita Lodi sa ayan o. Bali, ito pa yung isa Lodi na nasira sa kanya. Ayan, kung mapapansin nyo ay meron siyang dot, which is yan ay sinyalis ng pagkasunog o talagang nahirapan siya. Okay?
dahil sa napalitan na natin yung piyesa, Lodi, ngayon ay pwede tayong mag-test. Lodi, kung sakaling naayos nyo na lahat, yung pinakita ko sa inyo na kailangan palitan at na-check nyo na yung board kung meron na siyang supply gaya ng pag-check natin kanina, pwede nyo namang subukan dito o dito pa lang sa kanyang nakahiwa-hiwalay na pyesa ay pwede nyo namang subukan kung umaandar na siya. Kasi mas mahirap, Lodi, kung i-assemble nyo na yan at meron pa palang ibang problema. Okay? Subukan natin, Lods, kung kaya na nating paandarin yan. Ilagay natin yung kanyang supply. Okay. Kung napansin nyo, Lodi, ay ayan o. Buo na siya, Lods. Ayan. Lumabas na yung frequency. Okay? Pagka ganyan, Lodi, pwede nyo nang i-assemble yung inyong radio. So, hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.